to guys, ano, something to think about. Okay? So, sino ba ang nagbigay ng trials sa atin? Yung mga pagsubok, di ba? Yung mga problema. Tingin niyo sino? Sige nga, can you guess? Is it yung Diyos ba o yung devil? So, para sa akin, no, yung nagbibigay ng problema, yung demonyo. Para subukan ka. Yung sinusubukan ka kung bibigay ka or kakampi ka sa kanila, di ba? Bibigay ka sa Diyos, di ba? Kumbaga, kasi siyempre nahirapan ka, alis ka, di ba? Sinusubukan ka ngayon. So, remember na si ang nag-ano sa atin, no? Inaisip ko lang ito, tapos sinulat ko eh. Itong aking katanungan nito, no? So, natatandaan nyo ba na si Jesus ay binigyan din siya ng problema ng demonyo, di ba? Kumbaga, tinempt din siya, di ba? Sinubukan din siya. So, sa akin lang. Tapos, pala, teka muna. Tapos, di ba, nagdasal siya sa kanyang ama, di ba? Sa Our Father. So, nagdasal siya doon para makaiwas siya sa temptation. And siguro, yun na rin yun, no? Kaya siya tumawag, di ba? Kailangan niya ng suporta. Ang sabi, di ba? So, pag tayo pala may problema, so, pwede tayong tumawag directly sa Our Father, di ba? Sa Ama. Pag tumawag tayo doon, kasi si Jesus tumawag siya doon, di ba? So, naka-recover siya sa mga problema niya, no? Doon sa temptation, di ba? Na-overcome niya. So, pag tumawag pala tayo sa Ama, baka kung sasabihin natin na sana hindi na tayo bigyan ng problema, di ba? Tingin ko, di ba? Parang hindi na makakaporma yung demonyo eh. Sa pag tumawag ka sa Ama, di ba? Di ba si Jesus nga tumawag sa Ama? So, hindi na nakaporma yung demonyo eh, di ba? So, syempre, alam niya gagawin niya na tumawag ka nga eh. So, kung tatawag ka sa Ama, tapos sasabihin mo na ayoko niyang problema na yan, ayoko magkaroon ng problema, pwede yun, di ba? Yung sabihin mo na, sana huwag ako matukso dito, parang ganun. Tatawag tayo sa Ama. Kaso nga lang, ang problema, hindi ako religious person, no? Pero nababasa ko yung mga, natatandaan ko yung mga nangyayari sa Bible, yung mga, ewan ko, yun ang nagsisave sa utak ko eh. Hindi ko nakakalimutan. Hindi ko, although, hindi siguro, hindi ko kayang sabihin ng straight na kung paano nangyari, pero alam ko yung nangyayari, parang ganun. Kumbaga, word for word, hindi ko kayang sabihin yung ganito, ganyan, ganyan. Basta alam ko, ganyan lang, parang ganun. So, pero, kung tatawag ka sa Ama, paano naman si Jesus, di ba? May sinabi si Jesus na hindi ka makakapunta sa Ama kung hindi ka dadaan sa kanya. So, siya yung gatekeeper. Sabi nga ni Brother Mike na katrabaho ko, mediator daw. So, kumbaga, dadaan ka muna sa kanya. Parang toll gate. Bago ka makadaan ng expressway, dadaan ka muna sa toll gate, diba? Eh, si Jesus ang toll gate, parang ganun. So, paano yun? Dumilim. Nag-automatic yung ilaw, mga kapatid. Okay, guys. Ibig sabihin yan, pumanik na siguro ako. Okay. So, sagutin niyo yung aking katanungan. Sana masagot niyo kung tama ba ang aking idea na tumawag sa Ama kung tayo may problema para maibsan once and for all ang ating problema or hindi na tayo magkaroon ng problema, di ba? Tama?